lumalabas ako ng bahay sa umaga ay para bang lumulubog ang aking paghinga at gumagaan ang aking pakiramdam. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa mga makukulay na nakikita ko sa aming kapaligiran at sa mga madadamong paligid. Ayan o, kung titignan mo, puro green. At tuwing dumadaan ako dito sa tagiliran ng aking bahay, ay aking napapagtripang gupitin itong mga makukulay na bulaklak na ito. Meron kasi silang mga paklang na tuyo na, kaya aking ginugunting. Ito, dito naman sa bad ng likuran, eh napakaraming talbos ng kamuti. At ito naman ang aking napapagtripan. Ayan o, kung makikita mo ang laguna, kailangan mo itong talbusin kasi isasabaw ko ito sa kanin. Napakasarap ito mga kangkas. Ayan o, meron pa ditong ang tawag sa gulay nito pero masarap din ito. O, diba? Laking tipid, mga kangkas. Sa umaga, hindi mo na kailangan mong problema sa mga pang-ulam. Nandito lang sa likuran ng bahay yan, o. O, kung sawa ka na sa mga baboy, sa mga processed food, abay, kailangan magtanim ka ng mga gulay sa likod ng bahay. Tipid ka na, masustansya pa. At kailangan nating magpurga ng gulay. Dahil itong mga nakaraang panahon, eh, napakarami nating kinain na mga kolesterol at hindi masustansya sa katawan. Masarap nga, pero delikado naman. Kaya kailangan nating magbawi. Kapag nandito tayo sa probinsya, puro gulay ang dapat nating kainin. Dahil pagdating natin sa syudad, kamamahal ng gulay doon. Siyempre, hindi naman palaging gulay. Kapag may tindang mga tulad ng litsong kawali, michado, minudo, morgon, mga embutido, sisig, ay talagang hindi mo pwedeng hindi mo lalantakan yan at napakasarap naman yan. Pero danger naman sa katawan. Kaya kapag nandito ka na sa probinsya, ay kailangan nating magpurga ng mga damo na to. Kailangan nating kainin to. Siyempre, tumatanda na tayo. Digat isasapo mo lang sa ibabaw ng sigain para makatipid sa gason. Tapos ilalantak mo ng daw-daw sa may toyo o di kaya bagoong na may kalamansi. Ay, di kay, kayang pataubin ang isang kaldirong kanin. Sub na ang amusal mo, mga kangkas. Tapos may bigay pa ang kapitbahay na piniritong tuyo. Ah, pagsalutong niya, bihadong ulo pa lang. Ika nga ni Kuya Chris, pag siya ang bumanak, ay talaga namang ulo pa lang. Itong takal na kanin agad ang maubos niyan. O siya, sige, hanggang dito na lang ang vlogs ko na wala namang kabayad-bayad. Ang importante, may pakita ko sa inyo ang future nyo kapag nasa probinsya na rin kayo. Diba? Mga kangkas, palike and share po ng video ko. At baka naman, papalo na rin po ng Facebook page ko na yan.